Dapat nga ba tayong makipag-ugnayan pa sa kaluluwa ng mga taong namatay na? Napanood nyo na ba ang Quidja? Napanood nyo na ba ang mga pelikula noong araw na nagpapakita ng paggamit ng Spirit of the Glass? Karaniwang nilalaro ang Spirit of the Glass dahil akala ng karamihan ay isa lamang itong kalukuhan na laro na nakikipag-usap sa mga kaluluwa ng mga namatay na. Subalit para sa akin, hindi isang ordinaryong laro lamang ito. Natatandaan ko pa, nangungupahan ako noon sa isang boarding house sa Dimasalang, Maynila, nang magkayayaan ng mga boarders na maglaro ng Spirit of the Glass. Noong una ay nagkakatuwaan ang lahat na pumapaikot sa board na may baso. Apat kaming tao na humahawak sa baso na gumagalaw sa mga letra. Noong una, isang pari daw ang pumasok sa baso. Nang tanungin namin siya kung bakit siya namatay, ay sinabi niyang pinugutan daw siya ng ulo. Tinanong namin siya kung ilan ang espiritu sa paligid. Ang sabi niya ay 2. At bago namin siya pinakawalan sa baso, ang huling sinabi niya ay ipagdasal daw namin siya. Muli kaming tumawag ng espiritu at sumunod na pumasok ang isa daw babae na nagpakamatay. Nang tanungin namin siya kung ilan ang espiritu sa paligid, sinabi niyang marami na raw. At bago namin siya pakawalan, humiling siya na ipagdasal daw namin siya. Muli, tumawag kami ng espiritu. Nakatuwaan namin na tawagin ang espiritu ni Jose Rizal. At nang muling gumalaw ang baso, sinabi niyang siya na nga si Jose Rizal. Ngunit nang muli namin siyang tanungin, sinabi niya na siya daw ay babae. Sabi namin, magsabi siya ng totoo, kung hindi ay itutumba na namin ang baso. At sinabi ng baso sa pamamagitan ng pagpunta sa mga letra sa board na siya daw ay anak. Tinanong namin, anak nino? Sumagot siya ng Jose. Sabi namin, anak ni Jose Rizal? Nagpunta ang baso sa yes. Ang sabi ng ibang kasama namin ay lokohan na daw yun. Kaya bumitaw na sila sa baso. Nang maiwan ang kamay ko at ng isa pang border, ay lalong bumilis ang galaw ng baso papunta sa mga letra. Lalo pa nang tanungin namin ang pangalan ng espiritu sa baso. At laking gulat namin nang ibigay sa amin ang pangalan niya. Pumunta siya sa mga letrang A, N, A, S, A, T, A, S. Sa takot namin, dagli namin itinumba ang baso. At sabi ng mga kasama namin ay nangluloko lang daw kami. Subalit sa totoo lang, wala akong alam na pinupuntahan ng baso. Sinusundan lang ng 2 kong daliri ang galaw nito. Makalipas ang ilang minuto, wala na ang mga kasamahan namin.
Dalawa na lamang kami na naiwan. Di ko alam kung bakit naisipan kong yayain ang kasama kong ibalik ang baso sa board. Ipatong ang aming mga daliri at tanungin kung may espiritu pa doon. Laking gulat namin dahil biglang gumalaw ang baso nang napakalakas at nagpunta sa yes. Dagli naming itinihaya ang baso at sinabi ko sa kasama ko na magdasal bago matulog para walang mangyaring masama. Ngunit tila may masama pa rin nangyari sapagkat makalipas ang ilang buwan, nagkasakit ang may-ari ng bahay na yun at namatay. Naalala ko tuloy noong 6 na taon pa lamang ako. Nakita ko ang mga pinsan ko na naglalaro ng Spirit of the Glass. Sinubukan kong gayahin iyon at kasama ang isa ko pang kapatid. Naglaro din kami sa ibabaw ng aming kama. Napagalitan ako ng aming ina na ng mga oras na yun ay kausap ang aming isang tiya. Sinabi niya sa amin na masama daw yun dahil nagtatawag daw kami ng demonyo at baka may mamatay daw sa bahay na yun kapag nilaro ang Spirit of the Glass. Sa takot ko ay hininto na namin ang laro at natulog na lamang. Hindi ko alam kung nagkataon. Nagkasakit ng malubha ang aking ina makalipas ang ilang buwan. At nang sumunod na taon ay binawian na siya ng buhay sa sakit na kanser. Kaya kapag may nakikita akong mga bata na naglalaro ng Quidja board o kaya'y Spirit of the Glass, agad ko silang pinagbabawalan. Mabuti na ang nag-iingat.